Hello mga paps, ito ngayon papakita ko sa inyo yung kung paano ba maglagay ng foam insulator sa ating Mirage G4. Bali, kailangan natin ng insulator foam na at least 1.5 meters, then duct tape. Yung tools na needed natin, screwdriver, knife, scissor, plastic straw, tsaka fork na medyo ibibend nyo ng konti para ano, madali siyang parang pumasok siya dun sa mga clip. So ngayon nakikita nyo, ayan, inaano ko siya ng clip, then yun, nilagyan ko siya ng straw. Kasi ang issue kasi dito, minsan pag yung fork na ang ginamit niyo, baka mabasag ninyo yung clip. So sayang naman. Yun, kaya mas maganda na gamit kayo ng plastic straw. Yun, tanggalan natin. Okay, so yan, ipakita ko sa inyo ulit paano ba tanggalin. So una, luluwagan nyo ng konti. Okay, then papasok nyo yung plastic straw. Okay mga paps, so by the way, yung ano pala, yung insulator foam, 80 pesos per meter yung nabili ko. 80 pesos per meter. So, 120 yun, 120. Okay, so yun, tanggalin mo natin itong mga rubber. Okay. Then, tanggalin natin itong visor. So, dalawang screw lang naman yan. Okay. So, ngayon, ang ano dyan, pag natanggal nyo na yung visor, yung isa, yung ano, yung nag-hold dun sa visor, yun yung medyo mahirap tanggalin. So, kailangan nyo talaga dun ng knife. So, ano yun, kumbaga, left and right yung ipupush ninyo. Okay? So, yan. Pag-ano nyo muna yung kabilang side, then, tsahan nyo, i-ano yung kabilang side. Okay? So, yun. May clip naman siya. Okay? So, ganyan din yung gagawin nyo sa kabila. Okay? So, yun, yun. May clip. Itong nandito, ano, ito susundin nyo, ano lang, gagamitan nyo lang ito nung, ano, nung knife din. So, dahan-dahan lang kayo, baka mabutas yung, ano nyo, yung cover nyo sa ibabaw. Okay, madali lang naman siya tanggalin. Hindi naman, yan, hindi naman mahirap tanggalin yan. Okay? Gamitan nyo lang siya ng knife. Yung knife, sana yung hindi masyadong matalas yung, ano, yung unahan. Okay? Okay. Yun, tanggal na. Okay, dito naman, ano, dalawang ano lang to, dalawang screw lang to. Meron lang siyang parang cover. Sundin nyo lang siya nung knife, then screw nyo lang yung mga door handle. So, hindi naman siya mahirap gawin. Okay, so dalawa lang namang screw yan. Yan. Okay, so ito yun, yun. Ito susundutin nyo rin siya ng ano, ng knife. Okay, so dahan-dahan lang kayo. Then meron siyang wire. Ano lang naman yan, press nyo lang yan. Matatanggal na yan. Okay. Then yun, ito yung pagtatanggal naman ng rubber. Okay, para makita nyo rin. Okay, madali lang naman siya tanggalin. Yun, okay, tanggal na, diba? So, ito, ito, yan. Ito medyo konting puwersa. So, kailangan nyo rin luwagan yung nasa ilalim. Okay? So, although ano naman yan, bibigay naman yan. Okay? Hindi naman kayo kailangan mag-alala na may mababasag. Basta, ano yun lang yung ilalim kasi meron siyang support sa ilalim eh. Yun, o, bumaba na. Okay, ito naman, may clip lang to. Madali lang yan. So, yun, tatanggal naman yan, kabilaan. So, yun, dapat tanggalin nyo muna yung rubber bago nyo tanggalin yung plastic na yan, nasa likod. Okay, so yan. Yan na yung ibabaw na walang cover. So yan yung lalagyan natin ng insulator foam. By the way, ginamit ko dyan is duct tape. Yung ano, kasi pag hindi mo siya nilagyan ng duct tape, hindi mo siya maipipix eh. O hindi siya mag-hold doon ng matagal. Kumbaga, ang ending, bababa siya ng baba, mamoblema kayo ng kaayos. Else, meron kayong katulong. So, kung sakali man, yan. Ito yung ano, yung insulator foam. Wala akong nabiling ano, yung double-sided na silver, pero sabi niya almost the same lang naman din yan. 10 mm yung sukat niyan, so gupitin nyo lang. Okay,
So ganyan lang naman yung paggugupit niya. Hindi naman siya mahirap gupitin. Madali lang siyang gupitin. Malambot lang naman yan. Okay. So sukatin ninyo kung okay na. Kung hindi pa, yun, labas nyo lang para gupitin nyo ulit. Okay? So, ganun lang naman siya. So, sukatin nyo lang kung okay na. I-tape nyo siya side by side. Yan, para at least hindi siya bumaba. So, yun, medyo kulang pa. So, gugupitin pa natin ng konti. Yan. May ano naman yan, commonly may lining naman yan. So, may pattern na rin kayo kung gaano kakapal. Or yung ano, para pantay din yung pagkakagupit ninyo. Okay. So, ganyan lang siya. Hindi nyo lang siya makukuberan lahat, mga paps, ha? Yung nandun sa may bandang gitna kasi meron siyang parang ano yan dyan, yung parang ba, yung lata. So, hindi nyo talaga yung dapat lagyan kasi dyan kumakapit yung clip sa gitna. Okay, so yun, i-duct tape lang natin siya para at least sure na naka-center. Okay? Hindi nyo naman kailangan punuin ng duct tape. Ano lang, kumbaga part by part na lang para at least hindi na kayo para hindi lang siya maggumalaw. So ito naman yung sa harap. Okay? So sa harap naman 'yan. So i-duct tape nyo rin naman 'yan. Okay. So, yun. Naka-duct tape na siya. Okay. So, yun. Sure nyo lang na okay siya. Steady lang siya. Okay. So, yun. Sa pag-ano nyan, ilalagay na natin itong ibabalik na natin siya. Ang advice ko dyan, unahin nyo yung gitna. O, i-clip nyo yung dalawang gitna muna. Okay. Para hindi kayo mahirapan. Actually, mistake ko rin yun. Ba't ko tinanggal yung nasa gitna muna? Dapat pala yan ang huli kong tinatanggal. Okay. So, yun. Okay. Yun. Okay. So, ganyan lang naman siya. Bali, push-push lang. Yun, subscribe na rin kayo ha, sa aking YouTube channel. Support nyo, Mirage G4. Mga naka-G4 dyan, support naman. Okay. So, yun. Balik lang natin yung mga rubber. So, yun. Ano lang naman siya. So, yan. Balik nyo lang din yan. Sure nyo lang yung mga wires, hindi nakakaabala dun sa clip, para dire-diretso. Okay. Okay, so yun, ganyan nyo lang yung pagbabalik nung, nung rubber. So yan, papakita ko sa iyo paano ibabalik yung rubber. Madali lang naman siya ibalik, push-push lang ng konti, medyo, pwersa-pwersa lang ng konti. Papasok naman yan. Okay. Okay, magpapasalamat pala ako mga paps. Okay, do sa mga manonood ditong DIY na to. Actually, DIY lang to eh. Nakita ko lang yung post na may mga nagpo-post nito at paano daw i-DIY. So, kaya ginawa ko tong videong to. Hindi ko rin masabi kung magiging effective, no? Pero possible naman. Kasi nung hinawakan ko ng nakabilad sa araw yung sasakyan ko, hinawakan ko yung taas, medyo may init nga ng konti. Siguro makaka-help siya ng konti. Okay? By the way, meron akong ginawang isang paano maglagay ng insulator dun sa tubo ng aircon. Check nyo na lang yung isa kong video regarding dyan. Mirage G4 din yung ginamit natin. So, yun, pagbabalik ng ilaw. Okay? So yan, clip lang yan. Push nyo lang yan. Okay na yan. Okay. Testing nyo rin kung okay. Ito yung pagbabalik ng handle. So, dalawang screw lang din yan. Napakasimple. Hindi naman yan masyadong complicated. Okay. So yun. Yun. Pag search nyo lang mga paps yung insulator. Gamit lang yung foam. I think, nasa lang yun. 60 pesos lang magagastos yun doon. Tsaka yung cable tie na gagamitin ninyo. Search nyo lang yung insulator foam na gamit. Para, yun, naka-improve talaga yun, naka-improve.
Ito, hindi ko pa masabi, pero possible, makaka-improve din to. So, especially malapit na tong summer. Kailangan nating paghandaan yon para maging mas cool yung sasakyan natin. Okay. So, yun. Tapos na. Okay. Ganyan lang yung paglalagay niyan, pagbabalik. So, simpleng-simple lang. Medyo siguro abutin kayo ng isang oras to 2 hours. Okay? So, yun yung ano, paghandaan nyo siya ng 2 hours o siguro mga 2 hours. Okay? Subscribe na rin kayo mga Pops at ka-G4. Subscribe kayo sa aking YouTube channel. Salamat! Tapos na yung ating video.